lumalabas at talagang gahaman sa kapangyarihan ang administrasyon ni Marcos Jr. Di na natin inaasahang tututo lang presidente. Baka sabihin pa ng presidente, bilisan ninyo ang impeachment. Mukhang totoo talaga yung ating mga sinasabi na talagang ayaw na umalis sa pwesto ng Marcos Jr. Hindi lang siya 6 na taon na uupo dyan hanggang maging presidente ang kanyang anak na si Sandro, all 18 years again, part 2, even longer than 18 years. At syempre, dahil Linggo, eto na naman ang Spokes Hour. Well, bago tayo pumunta sa impeachment, ha, kakatawag lang ni Maharlika Bojaquera sa akin. At ang sabi niya, lumabas na yung written authentication ng Pulburon video. Yan naman po ang katotohanan. Kaya naman minsan tinanggal ng Facebook, ibinalik, kasi nga merong ginamit na computer apps na tinatawag ay, ano ba tawag doon sa app na ginamit namin? Teka, ano nga ba yun? Basta something weird, no? At napalabas naman doon na walang deepfake. Pero ngayon, abay dinala ni Maharlika Bojaquera sa isang expert witness, sa isang video audio expert witness, no, diyan sa Los Angeles kung saan naroon ang Hollywood, kaya maraming ganyang mga eksperto. At ang conclusion po, ha, authentic ang video, there is no evidence of alteration. So kung sinong nakita niyo nakamukha ni PBBM doon, hindi po yan dinip AI, hindi po yan inalter gaya ng sinasabi ng mga nauna nang nag-examine kuno. Pero so kung ako naman ang tatanungin nyo, yung eksperto sa Los Angeles na film capital of the world at saka yung mga nagdudunung-dunungan dito sa Pilipinas, mas mapapaniwalaan ko naman yung audio and video experts ng world's film capital kaysa yung mga naririto na responsable sa gobyerno na siyempre under pa rin sa office ng president. So ang tanong, ngayong authenticated na yan, anong gagawin ng mga Pilipino? So, dahil na-authenticate na yan, yung kamukha ni Bongbong Marcos, sumisunghot ng powdery white substance. Bakit? Meron pa bang duda kahit kanino na Pilipino na talagang sumisunghot ng powdery white substance ang ating nakaupong presidente? Kung meron man, mawawala na po ngayon at tinatanong lang ni Maharlika Bojaquera kung pwede niyang i-publish in full, ibigay sa media, yung report na authentication. So, yan po ha, ginamitan na ng siyensya. Wala pong alteration ang pulburonic video. Pero habang na-authenticate ang pulburonic video, pag-usapan naman natin ang aking nakalap na balita sa aking mga kaklase noong 17th Congress na ngayon po ay mga siga sa Kongreso dahil sila ay third termers, na mukhang itong linggong ito, ihahain nila ang impeachment laban kay VP Sara. Wala naman akong kaduda-duda na gagawin nila ito. Dahil ang talagang intention nila e mawala yung banta sa kandidatura ng Tambaluslos. Siyempre, ang pinakamagaling para madaling paraan e i-impeach, tanggalin sa pwesto si Inday Sara Duterte. Nung minsan, tumutol siyempre ang presidente, sumunod ng kamera. Pero ngayon naghiwalay na sila ng landas, siyempre, di na natin inaasahang tututol ang presidente. Baka sabihin pa ng presidente, bilisan ninyo ang impeachment. Pero natatakot ba ako para kay Inday Sara? Hindi. Kasi alam ko na kapag in-impeach nila, ang pinakamataas, ang trust at approval rating sa buong gabinete ni Marcos government, eh babalik sa mga kongresista ang sisi ng magagalit na taong bayan. Mantakin nyo kung sino pa yung pinaka-productive at hinangaan na miyembro ng gabinete, yung pa ngayon ang tatanggapin. Eh ang dami-dami dyan na mga non-performing, yun pa ang hindi matatanggal. At syempre, magagalit ang taong bayan dyan dahil lumalabas na talagang gahaman sa kapangyarihan ang administrasyon ni Marcos Jr. Mukhang totoo talaga yung ating mga sinasabi na talagang ayaw na umalis sa pwesto ng Marcos Jr. Hindi lang siya 6 na taon na uupo dyan hanggang maging presidente ang kanyang anak na si Sandro, all 18 years again, part 2, even longer than 18 years. Dahil nung una sila ay mahigit kumulang 20 years na umupo. Maybe ang gusto nila panghabang buhay ng nakaupo dyan ang Marcos. At alam naman natin, kaya napakaaga pa ng eleksyon, eh tinira na nila yung budget ni Inday Sara noong 2023, di ba? Kaya nga tayo naririto ngayon
na nawarak ang Unity Team dahil nga doon sa panira nila, pagbawas nila sa budget ni Inday Sara, isang pamamaraan para mawala nga ang banta sa kandidatura ng kanilang susunod na Prime Minister. Ngayon, ano kaya ang basehan? Well, nandyan yung sinasabi nilang intelligence fund. Alam nyo, hindi basehin yan. Bakit? Unang-una, hindi naman siya nagbigay. Ang presidente nagbigay. At ang presidente, galing yan sa kanyang contingent fund. Talaga naman ang contingent fund ay paggagastusan yan para dun sa mga pangangailangan na hindi nakapaloob bilang line item sa budget. So legal yun. Kung meron dapat ma-impeach, abay, yung presidente dapat ma-impeach kung ang gagamitin nila ay yung 221 million na nanggaling sa contingency fund ng presidente. Hindi ako nagkakamali, parang 125 ang confidential fund doon na dinistribute sa lahat ng satellite offices ng VP at saka MOOE naman yung balanse. MOOE, yan yung gastos talaga ng opisina. Kasi nga, Nobyembre na na-release yan eh. So talagang may mga kulang na budget. Wala nang budget kasi umupo siya, ano na, matapos ang June 30, ubos na ang budget, eh may mga gastos na kinakailangan paggastusan. Natural, kailangan humanap ng paraan para magkaroon ng pondo. At humingi naman siya ng pondo sa presidente, pinagbigyan naman siya. So kung mayroon dapat ma-impeach dyan, dapat yung nagbigay, hindi yung pinagbigyan. O gumagawa sila na issue na ang bilis daw na gastos ng 125, eh bakit hindi? Eh, Nobyembre na yon. Kapag pinatagal mo pa, 19 days ata nila nagastos yon. Alam mo, ibig sabihin lang dyan, within 19 days, dapat ma-obligate. Hindi naman ibig sabihin na lumabas na yung pondo within 19 days. Dapat lang yung pagbibigyan na identify na at sinasabi mo na na meron ng pinaglalaanan itong pondong ito. Hindi naman ibig sabihin yun na talaga gagastosin mo to the last centavo. Dapat lang ma-obligate kasi kapag matapos ang taon at hindi nagastos yan, babalik at babalik yan sa general fund. Eh bakit ba humingi si BP Sara kung hindi naman talaga gagastusin? Pero may mga naririnig ako na dadagdagan daw nila. Bukas ata sila magdedesisyon kung ano talaga maging basihan nila. Halo-halo ang maging basihan yan. Sa tingin ko, napakahina nung sinasabi nilang pondo na inirelease ng presidente kasi nga ang mananagot dyan presidente hindi si BP Sara. Tapos, pangalawa, yung issue na yan, nakabinpin pa sa Korte Suprema. So legal issue yan. So kinakailangan antayin ng kamera kung tama ba o hindi para mag-classify yan sa isang graft or corruption. Kasi yun yung basihan. Treason, graft and corruption, betrayal of public trust. Yan yung mga dahilan. No? So dahil nasa Korte Suprema pa, dapat respetuhin naman yung jurisdiction ng Korte Suprema na magresolba ng mga legal na issues bago maging ground for impeachment. Pero ang sabi ng aking bubuit, dadagdagan daw nila. Meron daw pera na ghost delivery ng textbooks. Well, tignan natin kung anong ebidensya. Kasi kung may ganyan naman talaga, meron dapat na COA report yan. Pero duda ako dyan dahil napaka-particular talaga ni BP Sara. If at all, ang mapupula mo sa kanya, sa ingat niya, medyo mabagal ang implementasyon ng project. Now, magkakaroon ba ng issue sa computers? Well, sa tingin ko, wala. Kasi ang huling skandalo naman involving Appropriations Chairman Zaldico na wala namang kasong naisang pa doon sa overpriced na mga computers. Pero ang alam ko, dahil nga dumating si Inday Sara sa DepEd na nandyan na iskandalo na yan, talaga nag-ingat siya. Kumuha talaga siya ng mga eksperto at hindi lang po yan. Rinequire niya na ang DICT Secretary, si Ivan Uy, ay aprubahan ang technical specifications nang hindi na maulit yung skandalosong laptop procurement. Kasi naging skandaloso yun, kasi naging overpriced dahil inayos nila yung specifications na ang ginamit nila, mababang uring software, o tapos pinresyohan nila ng mahal. Bagamat yung makina mismo, mahal, yung software niya, yung operating system na tinatawag, ay mura. So, kaya nag-ingat si Inday Sara Duterte, alam ko, wala siyang pinabid na laptop na ang specification hindi aprobado ng DICT. So, may depensa siya dyan. Yung iskandalo ng laptop na involving Zaldico hindi mauulit dahil ginamit talaga niya at kinuha niya ang opinion ng DICT. May naririnig din ako na may mga allowances daw na hindi naibigay, pero kung hindi naibigay, bakit impeachable yun? Kasi kung graft and corruption nga yan, bribery, eh dapat merong perang lumabas na binulsa. Pero kung allowance naman na hindi nabigay, anong kasalanan doon? Wala.
ang sumatutal, wala namang saysay talaga yung impeachment na yan. Walang basihan. May numero ba sila? Meron. Pero pati yung aking mga kaklase nung 70th Congress na siga na ngayon dahil sila yung third-termers, alam naman nila na sa politika, walang forever. At dahil nandyan nga yung pulboronic video at nandyan yung authentication, sino magsasabi na kampante ang mga membro ng Kamara na magtatagal ang Presidente Marcos Jr.? Hindi natin alam kung ano mangyayari. Hindi natin alam kung may mga hakbang na gagawin ng militar. Pero sa tingin ko kasi, ang mga militar kapag duda sa isang sundalo ay drug addict, pinapadrug test kaagad. At kapag positive, sisanti kaagad sa kanyang trabaho. E mantakin nyo kung presidente pinagdudahan na gumagamit ng drug use at itong authentication nito na sa Amerika pa nang galing, sa LA pa, film capital of the world, mahirap baliwalain yan. So hindi natin alam kung anong nasa isipan ng gukbong sandatahan na tinalaga ng ating saligang batas na protektor ng taong bayan. Hindi natin alam kung ano maging reaksyon ng taong bayan dito sa authentication nito. E dati, pinasinungalingan ng gobyerno. E ang ginawa lang naman nila, comparison ng tenga. So, samantalang kami, ang ginawa namin, computer app. Pero itong eksperto nito, iba't ibang test ang ginawa. O, sino ngayon na magsasabi na walang siyensya ang nagsasabi na mukhang authentic nga yung pulboronic video na yan? At kapag merong banta na ganyan, na talagang hindi tayo sigurado sa pag-iisip ng presidente, eh kung ikay congressman, isusugal mo ba lahat at i-impeach mo ang vice president na po pwedeng maging presidente? Tingin ko hindi. So tingin ko, bagamat madali makakuha ng numero, hindi ganun kadami ang maglalagda dyan. Yung mga veterano, hindi lang yung mga third term, yung mga fourth time, fifth time, sixth time ng mga kongresista, alam nila ang anyo ng politika. Po pwedeng magbago ang ihip ng hangin, lalo na nandyan ang pulboronic video na na-authenticate na. Takot lang nila na lalagda sila sa isang impeachment na baka mamaya yung ini-impeach maging presidente. Yan naman ang ganda sa politika. Pag ikaw ay trapo, merong, kumbaga, self-regulating mechanism. Miski ikaw ay saksakan ng sip-sip, babalansin mo rin. Ganong katagal ba itong maghaharing uri ang aking sinisip-sipan? Sa tingin ko, ang kalkulasyon nila, baka hindi rin magtagal. At baka nga, mahirapan din sila na kunin ang numero miski dyan sa camera. At syempre, sa Senado, well, iba po talaga ang Senado. Wala silang pakialam. In the sense na hindi sila sumusunod sa isang speaker na nais na tanggalin ang isang katunggali sa 2028. Kasi sa Senado, lahat sila po pwede silang mag-ambisyon maging presidente. Pero dahil nga po ang mandato nila galing sa taong bayan, at dahil wala silang sinasambang Senate President, ang Senate President ay isa lang sa kanila, yes, he is the first amongst equals, pero hindi talaga ganun ang katinding hawak ng Senate President gaya ng Speaker of the House na siya nagdedetermine ng budget, sa tingin ko, mas magiging independyente ang mga senador. Huwag na rin natin kalimutan, ha? 12 dyan, kinampanya ni Inday Sara nung sila ay tumakbo noong 2019. At ngayon, karamihan din nung nanalo nung huling eleksyon ay kinampanya rin ni Inday Sara. So tingin ko mahihirapan talaga sila makakuha ng conviction dyan sa Senado maski pa makalusot sa Kamara de Representante. Pero ang sumatotal, alam naman ng tao na talagang ang kanilang dahilan kung bakit sila naghahain ng impeachment para lang mawala ang banta laban sa Marcos Forever sa 2028. At tingin ko, mulat ang mga mata ng mga Pilipino na paninira lang to kay Bibi Sara. Gaya nang yung lahat ng binabato nila sa akin, paninira lang laban sa akin dahil ako nga po ay isang maisog. Isang maingay na nagsasabi na ang Marcos Jr. Administration ay hindi tupad sa pangarap at dapat sentensyahan na ng taong bayan ng pagsisante sa kanyang pwesto. Well, tignan po natin ang mga reaksyon ng ating mga viewers dahil lang Spokes Hour naman po ay narito para sa inyo. Okay, si Ron Pasyon Aisuke, money, power, and drugs are irresistible force, attorney, but I hope, I really hope that when time comes that the right people finally prevail
we should get even. We should not let this pass on unpunished. Well, ako po naniniwala. Kaya naulit ng kasaysayan na isa na namang Marcos dahil hindi nga natin pinakulong ang kahit sino sa Marcos family. Kinakailangan talaga maparusahan sila ng magsilbing leksyon. Willy Visuyan, paano ang botohan sa Senado, Attorney, kapag ma-impeach si VP Sara? 3/4 votes pa din ba? Kasi kung ganun, malabo ma-impeach si VP Sara kasi marami po atang Duterte allies doon. Well, true blue Duterte allies, dalawa na lang kasi umalis na si Tol, no? Pero yun nga, ang bilang ko, halos lahat na kampanya ni VP Sara noong 2019 at halos lahat, maliban siguro sa 4 or 5, ang hindi na kampanya ni VP Sara itong eleksyon na nakalipas. Okay? Si Nobby Verona Pineda, impeachment and the unimpeachable. Bakit hindi impeach ang president? Eh, anda ng mga issue sa kanya tulad na lang ng pag-addict niya, pag-take ng illegal drugs like cocaine, andyan ang mga ebidensya, ayaw pa pag-usapan, Diyos ko. Well, hindi lang po sa pamamagitan ng impeachment na tatanggal ang presidente. Pwede rin pong death, pwedeng resignation, pwedeng incapacity. At nakasaad po sa ligang batas, no? In case of major illness, dapat iparating ang kalusugan ng presidente. At titignan po natin, dahil lang drug use po, classified by the doctors, by the WHO, as a serious illness. Nin R. Balaba, who will possibly lead the defense counsel if ever the article of impeachment will be sent to the Senate, Attorney? Well, yan po yung didesisyonan Inday Sara Duterte. Okay? Tapos, sino pa? Carmela Inamak, spokeshari, mukhang puno ang salop at nakaredy na ang lahat para sa people power. Need na lang ang blessing ni Lord. So let's pray hard para mawala na sa BBM at Tamba. Let us pray. Lord, protect this nation against individuals who cannot lead, against individuals who are hooked on drugs, against substances that will not lead to anything good to this country. Liberate us from these individuals. And let those who have clear minds and clear dedication to service of the people take over. In Jesus' name we pray, amen. Okay, yan, nagdasal na tayo. Elenda Barola, imbis na ipahir follicle drug test si PBBM, nagawa pa nilang ipa-pitch si VP Sara. Anong batas ba meron tayo ngayon? Napakagulo. Napakagulo nga po talaga. No? Pero ganyan po talaga. Hang in there. Okay? Olivia Lee, si Romuald Dogs, nangangati na ang puwet. Gustong-gusto maging VP. Well, pag natanggal po ang VP, eh talaga naman pong appointive ng presidente ang uupo. At tama kayo, no? Baka nga ang maging choice ay ang presidential insan. Si Eberhard Kajilog, hay naku po, diversionary tactic na lang po nila iyang impeachment upang pagtakpan ang kapalpakan ng bangag na administration nito. Tama po, ang problema pa rin, gutumang taong bayan, napakataas ang presyo ng bilihin, kulang ang trabaho, napakababa ng sweldo. Yan pa rin ang problema. Okay? Si Rol Verano, ano naman kung ma-impeach, hindi nila mababago ang katotohanan ng adik ang pamilya Marcos at malapit na ang USB ni Kathy Binag. No? Oo nga naman. Okay? Si Carl Sam MG, Attorney, di pa ba po pwede ang House Speaker ang impeach? Ang House Speaker po binoboto lang ng mga kongresista. Eh ngayon po, walang lalaban, no? Dahil alam naman niya, hawak ng Speaker kasi talaga yung pondo. At kapag ikaw ay sumuway sa speaker, wala kang pondo. Okay? Mari Garcia Domingo, ano daw pong valid reason para ma-impeach? Well, wala po akong nakikitang valid reason para ma-impeach si Inday Sara. Full stop. Politika lang po talaga yan. Para siraan at maging baksang sisiw si Inday Sara pagdating ng 2028. Hindi naman nila alam, magagalit ang taong bayan. Baka gantihan sila. At baka sila pa ang mawala sa pwesto. Truth matters. Yes, Attorney, naging agresibo na sila dahil dehado na sila sa future politics. Tingin ko rin po, the more insecure they get, the more desperate they are kung ano-ano ang gagawin. Mga kasikap channel, Attorney, paspasan na ang paninira nila ngayon sa inyo at kay VP and President Duterte, sana wag po kayong magbago. Hindi po, nandito pa rin po ako, narinig nyo naman po ako. No? Ako po ay hanggang mamatay, tatanggapin ko po yan, pero magsasalita pa rin ako para sa sambayan ng Pilipino. Yan po ang pangako ko. Patayin na nila ako. Di nila ako mapapatahimik. Jane Mugate. Oras na ma-impeach si VP. Ngayon pa lang, paghandaan ko, air ticket ko, balik EDSA ako at tumalakan niya. Marami pong nag-iisip niya. Kaya nga feeling ko, sige, tuloy niya yan.
nang makita niyong hagupit ng taong bayan na ngayon nananahimik dahil maski alam nilang may diprensya sa pag-iisip ang presidente dahil wala sa tamang pag-iisip, eh tinitiis na lang para lang magkaroon ng kapayapaan. Pero pag kayo nag-impeach, ay you cast the first stone. At tingin ko, magugulat kayo, masyasak kayo sa galit ng taong bayan. Edna Van Der Hyde, taas ng rating ng ating VP, tapos impeach nila, wow, sa kanila public yan po. Ay, kaya po ako, gusto kong ituloy nila nang makatikim sila ng hagupit ng taong bayan. Di ba po? Si Benilda Sugiyamo, good evening, attorney. Paano po pag na-impeach si VP Sara? Well, tutuloy pa naman po yan sa trial dun sa Senado. Sa tingin ko, wala po silang numero talaga sa Senado. Okay? So, wag po kayo mag-alala. Leonor Baltasar Carlos, hello po, Atty. Harry Roque, watching from Israel. Nalulungkot ako yung mga ginagawa po nila kay Inday Sara. Ay, talaga pong nakakalungkot. Huwag na po kayo malungkot. Magalit na kayo. At sabihin nyo sa mga kamag-anak ninyo sa Pilipinas, kinakailangan tututal yan, labanan yan, protektahan ang Inday Sara. Okay? Michelle De Castro, kami mga OFW, mahal namin kayo, Atty. Roque. God bless you. Salamat po. Kaya naman po kahit anong bato nila sa akin ng puti, nakataas na upa rin po ako dahil alam ko yung mga kapwa kong anak OFW at mga OFW na dyan sa ating likod. Miles Baltazar, good evening po, Atty. Roque. We love you and ingat always po. Naku, nakakataba po ng puso. Sa mga panahon na yung mga bayarang trolls ay kung ano mga sinasabi, pag may nagsabing I love you, Atty. Roque, talaga nakakagunaw ng puso. Maraming salamat po. Napakatindi po ng pinagdadaanan natin ngayon. Pero kung tayo magpapatinag, magwawagi po ang puwersa ng kadiliman. Kaya patuloy po tayong naninindigan, patuloy tayong nakikibaka, dahil alam ko po, sa hirap ng buhay ngayon, narariyan kayong madlang bayan, sumusuporta para matapos na ang pamumuno ng mga puwersa ng kadiliman.